Nasagip sa tulong ng GMA Integrated News ang isang babaeng overseas Filipino worker sa Saudi Arabia na inabuso umano ng anak ng kanyang amo. Laging una ka sa balita ni JP Soriano, exclusive. O yung anak niya, ang nakikita ko na rin. Pinaalala ko lahat. Emosyonal ang OFW na itago natin sa pangalang Rose habang binabalikan ang pang-aabusong sinapit umano niya sa anak ng kanyang mga amo. Pebrero nitong taon na magtrabaho si Rose bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Pero noong Mayo habang nasa isang business trip ang kanyang mag-asawang employer na parehong Saudi national, inabuso raw si Rose ng anak na lalaki ng kanyang mga amo. Inubos niya yung lakas po kasi lumaban ako. Inamakban po ako sa kanya. Hindi niya ginawa yung mga bagay na gusto niya gawin sa akin. Tapos yung maligo po doon. Umanman ko po kasi nilihimin kasi tinakot ako ng anak niya. Di raw agad nakapagsumbong si Rose dahil sa takot ng pagbantaan siya na nang biktima sa kanya. Sinabi ko na mas magulang niya, pwede daw po akong mamatay dito sa Saudi. Pwede daw po makulong. Pagdating ng Hulyo, muli raw siyang nakaranas ng pang-aabuso mula sa lalaking anak ng kanyang amo. Pero habang nagpa-plansya ako ng damit niya, tinumapit siya sa akin. Daninawakan niya po yung magsisilang parte ng katawan ko. Humingi raw ng saklolo si Rose sa kanyang agency sa Pilipinas. Sabi raw ng agency, tapusin na lang niya ang 2-3 buwan bago siya kunin doon. Pero umabot na ng mahigit 4 buwan, di na raw siya binalikan ng ahensya. Dito na raw nagdesisyon si Rose na ipagtapat sa kanyang mga employer ang umano'y pangahalay. Pero imbis na tulungan, kinuha pa raw ng kanyang mga employer ang kanyang passport at ikama o residence permit. Dahil di pa rin napauuwi ng kanyang agency, lumapit na si Rose sa GMA Integrated News upang ipaabot ang panawagan. Hindi ko na po kaya. Kasi ang dami ko na po naiisip na dito ako. Sana po ma-rescue na po dito. Agad naming inilapit sa Department of Migrant Workers ang kaso ni Rose at agad nila itong inaksyonan. Na-rescue na si Rose at dinala sa police station. Maraming salamat po sa tulong niya, sir, kasi po nakuha na po ako doon sa bahay ng employer ko. Ngayon po dinala po sa police station, alam po nung safe na ako dito. Sana po maging successful po lahat ng to. Thank you so much po. Nangako rin si DMW Secretary Hans Leo Cacdac na bibigyan ng hustisya ang kaso ng naabusong Pilipina. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News.